Dapat sa Diyos, kinikilala mo yung kanyang kabutihan sa iyo? Ha? Pag binilang mo yung pagpapala ni Lord, hindi mo masukat mabilang yan. Ang sabi nga, kahit na nagbalik ka pa ng 1,000,000, pero hindi mo pa rin masusukatan o mas mapapantayan yung pagiging mabait ng Diyos. We cannot outgive God, ika nga. Minsan may nagsasabi, ay, ang dami ko na binigay. Dami ko na tinulong. Para magang may utang na loob ng Diyos sa kanya ngayon. Pero but still, we cannot outgive God. Kung ang kanyang bugtong na anak na siyang pinaka ng Diyos ay ibinigay niya, anong klase ng handog o salapi ang pwede mong ibigay sa Diyos na mapapantayan o malalampasan mo yun? Wala. Kaya yung pong ating pagiging isang katiwala at pagiging isang tapat na katiwala, it is just but an acknowledgement of God's goodness. Ina-acknowledge natin, kinikilala natin. Kumbaga, tinutulungan din natin ang ating sarili para maging isang ano, natututo tayong magpasalamat sa Diyos. Kapag tayo'y nagiging tapat na katiwala sa ating pagbabalik ng tapat na handog at ikapo. Si Jacob, nung siya po ay manumbalik sa Panginoon para sumamba, ang sabi sa aklat po ng Genesis 28:22, Genesis, at ang patong ito na ngayon na pinapaalala ay magiging bahay ng Diyos. Sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsang lang. Ang pagbagi ay ibigay ko sa iyo. Pinako ninyo? Magsamba po ang pinag-uusapan, Sister Dina. Yung bato na tinutukoy niya diyan, yun yung kanyang hinigaan. Ang sabi niya, doon kasi bumaba yung mga anghel, nakita niyo kanina, kung mababasa ninyo sa Genesis, manik-manaog yung mga anghel noon, na naginip siya doon. Ang sabi niya, itatalaga ko ang lugar na ito, yung Bethel na tinatawag, ito yung bahay ng Diyos. At siya'y nangako, at sabi niya, at sa lahat ng ibibigay mo sa akin, pagpapalang ibibigay mo sa akin, ang sabi niya, ay walang pagsalang. Ibig sabihin, hindi siya titigil. Lahat, ang sabi niya, ay magbibigay ako ng ikapu sa lahat ng ibibigay mo sa akin. Yun ang pangako ni Jacob bilang pagtanaw ng kabutihan ng Diyos sa ating Panginoon. So, tithing, yung pagbibigay po ng ikapu, pagbabalik ng ikapu, acknowledges our deep belief that God is the creator, the owner, and sustainer of our lives. Kinikilala mo na siya ang lumalang, siya ang may-ari, at siya ang nagsusustina ng ating buhay. No? Ano ang tithe o ang ikapu, mga kapatid? Ito ang 10 bahagi ng lahat ng ibinibigay na pagpapala ng Diyos sa atin. Halimbawa po, mula sa ating kinita, sweldo, no? O kaya sa tinubo sa negosyo, o pagtatinim at iba pa. Kung halimbawa, ikaw ay nagtitinda ng turon. Turon, yaman lang eh. Kung halimbawa ang puhunan mo ay 50, no? 50 ang saging, tapos yung pabalat, tsaka sukal. Ang puhunan mo 50, eh tumubo ka ng 100. Tumubo ka ng 100, jadi 150. Yung 50, tatanggalin mo, yun ang puhunan mo. Yung 100 na kinita mo, tubo, dun mo kukunin yung ikapo mo. 10%. Oh, pastor, sabi ng buhay. Oh, brother, bakit naman hihingi pa si Lord? Eh, tandaan nyo mga kapatid, hindi kailangan ni Lord ang pera nyo. Hindi kailangan ni Lord ang pera ko. Ang kailangan niya yung katapatan natin. Yung kasing malayang pagbabalik ng ating ikapo, yun ay nagpapakita na kinikilala natin siya bilang manlalalang, bilang may-ari, bilang boss ng ating buhay. Ha? Kahit na huwag tayong magbigay, gagawa ang Diyos eh. Amen? Sa Kanya nga ang lahat eh. Ang hinahanap ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay kayo, ako, yung katapatan natin. Doon tayo nasusubok kung tayo mananatiling maging makasarili o magiging matulungin sa gawa niya. Amen? So, kung tayo kumita ng ganitong halaga,
yung ikasampung bahagi nito, ibig sabihin, ibabalik mo sa Diyos. Ibig sabihin, babayaran mo yun. Kumbaga sa gobyerno, meron kang tax, di ba? Kung ikaw ay empleyado sa gobyerno, nagbabayad tayo ng tax. 10% ata yun, no? Mas mataas pa ngayon ang tax natin. Therefore, kaya ka tamong ikapu, niya atin tamo kung ausan ng sobre, kung nga tamo yung kapagdalagin, aluwin kaya po itakin. Atin lang fine po, ini. Kaya church po, atin lang pong timopure niya, ni mo po itakan ako niya po, ang kaya kami may asawa. Makabiya po kaya itang date, itang tights mo, ay ito makabiya po, ako niya po basan, basa niya po, liyan eh. Thank you. Kalingi yung ano. Okay. Ang kaya po kaya itang, halimbawa, TV ministry. Kasi atin tamo po, atin tamo po TV ministry, eko po may bumpisang ini, mga ilangan niyang pondo, na mga bitkari na, nung isang bisa ka din, kaya ito, malaya ka rin. O, ito naman po, one offering ini, kapwa tang bininan mo ini, offering niya po ini, magamit niya man ini, kaya simbahan tamo. Ito naman ika po, diretso ya po ito, aking kaya katamong opisina. Kaya po, yung maging pamayad ka rin kaya katamong pastor at alapagobro. Kaya ba po, ikompleto may kaya ta kanita, nung halimbawa, 500 damong kaya total may kaya ta, 500. Nung ating kapanggebit kaya ta, 100, 200, no, ganyang, 800, total may kaya ta. At niya po makasulat kaya ni. So, ano yung lulog kaking church, antiyamang karagul o karitang insinweldo mo, ha? Diyan may itang ikapo mo, mamaya kang offering mo. Kapit may kaya ni, kaya ka marina dyan, magkano yan, basta, waiting, may libatan niya kayang puso mo, katapatan mo kaya nga po yun. Eh? Ibalik may. Diyan may po itang lumakad dyan po itang diyako mo. Kantaya po itang. Ngayon eh, po ito pong ibalik dyan kaya kakanya nini, pati niya pong resibo. Katunayan, na itang kaya kang offering ang pong ikapo, may resibo yun, may tanggap yun. At kaya pat, buwanan datang yun po yung auditor na ning opisina tamo ng Manila, deta po kanito, laweno reng resibo. Itang kaya katamong treasurer, ma-audit yun. Makatala lang ang po rin kasi eh. Makaya niya po ito. Yung kaya katamong po, yung maraguli yung simbahan tamo, rin pera na po ng church tamo, makabangkula. Ene akwa ning pastor o ning elder o ning treasurer maliban mo nung makapermala ret ang alu o aswa. Opo, siyempre po, maragul malaki. Kailangan natin pong accountability ang pong ausan ng transparency. Ngayon yung mag-meeting kami po kayong board, nababalumin magkano yung kaya katamong lino ba pera at magkano po yung lulog kayong kaya katamong pamunuan. Kaya ba't ready naman pong pera na ready, namiras kayong pamunuan, may kakalala po, emu, keti Pilipinas, buong niya ito. Ngayon ito pong kaya katamong sasaw, babalik kayong gino, makasaw piya kayong pamanaral kayong buong iya ito. Diyan ito ang po kikimot keni, itabiasang manaral, nung malimbawa, pero makasaw tamo, paretang kaya katamo kapatid, ilan naman manaral, bala manaral tana mo naman. Opo. Niya, makanya niya kung kikimot king obra na ning Gino worldwide. No? So mga kapatid, yan po ang tithe o ikapo. Ang sabi nga sa Leviticus 27:30, ang lahat ng ikasampung bahagi ng lupain maging ng binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ibig sabihin, yung 90% sa'yo, yung 10% kay Lord. Parang kagaya ng Sabat, anim na araw sa'yo. Yung ikapitong araw kay Lord, huwag mong gagamitin yon para sa sarili mo. Yung 90% sa'yo, ang gastos mo, dun mo kukunin yung iyong offering. Yung 10% kay Lord yun, huwag mong gagalawin yun. Ibalik mo sa Panginoon. Amen? Okay. Magiging banal sa Panginoon. Kung yung Sabat banal, yung ikapo ay banal din po. Amen? Halimbawa, nakabenta ka ng 10 supot ng uling. Yan, uling. Magkano lang po rin? 5. Nakapulo ka magkano? 50? Ha? 50. Eh, magkano yung 10 pesos na may 50? 5 pesos. Oh, ito 5 pesos. Maragul naman ang malati. Balik may gengul. Gumamit ka ng sobrang. Epo. Yeah. So, makanya niya po yun. Now, saan naman ginagamit ang ikapo? Puta ka na, pan-Jollibee na lang. O ito po, peliwanag ko na kaya kayo na po. Ano po kaya keng lumang tipan, na lumang tipan, maging sa bagong tipan, ang Panginoon ay merong sistema ng pagsamba.
na in-institute sa lumang tipan. At meron pong mga tinatawag nilang mga pare na naglilingkod. Sila po yung mga saserdote